Doon kayo maglaro. Bagong ligo sila nalaro. Maaari matagpuan niya simula sa gitna ng bulilan ng pangusap. Makinig ka, Liam na nagmumungkahi, ulitin ko. Sulat o mensahe na para sa isang tao na nais bigyang mungkahi o bigyang advice tungkol sa isang paksa. Ito naman yung sulatin. Pag sinabing laro sulatin, laro ka din doon, Pons. Pons, laro ka din. O komposisyon. Laro ka din sa kanila. Sa isang paksang nagbibig. Ito, partong sulatin. May paksa ka, di ba? Ang aming pamilya sa panahon ng pandemya. Hello, kasi laki na ni Maxi Pereiro. Ano, sarili mo. Ito. Pero, Pons. Sulatin yung formal. Bagong ligo po sila, kaya galaro yan sila. Oy, bakit mo papalabasin yan? Information. Oh, ayan. Sulatin di formal. Kadalasang opinion lamang. Opinion na, opinion. Ala, kasi laki na niya si Pereiro. Abutan. Siguro, may mga nakalagay yan. Siguro, ganito, ganyan. Palagay o kuro-kuro lamang ng matakda. Tama yan. Ala. Mas madaling gawin doon. Diba? Yun yung di formal. So, yung formal. Ang paraan ng pagsulat ng isang liha, formal o di formal, sulatin sa ilalahan sa isang papel. Kasi magunting natin lang. Ay katulad lang din sa pagpapadalaan ito gamit ang email. Diba? Sa panahon ngayon, ang email si Max ay po is ano pa lang yan, magtutuman sa May 10. Ang mga files ayan. Oh. Baba ka na, Pereiro. Baba ka. Laro kayo ni Max. Lalo na may pandemya. Laro niya rin si Poso. Ayan, pupunta na naman yan dyan, no? Ikaw, bahala. Kung gusto magsulat ng di formal o formal. May magagandang words na hindi. Paano na tayo? Boto na po. Mga sandwich ko na hindi. Ayan, laro sila. Ano ba yung kanin? Si Pereiro is 2 years old. Magto 2 years old. Ayan, si Ponzi.